Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, tinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay i-share ko po sa inyo ang paggawa ng root hormone mula po sa apple cider vinegar. Ito po ay pampatatag, pamparami ng ugat ng ating mga tanim na halaman. Halipo kayo, samaan nyo ko. Gagawa tayo ng root hormone mula sa apple cider vinegar. So ito yung ating apple cider vinegar. Ito naman yung ating 500 ml na tubig at yung ating kutsarita. Dito natin ilalagay yung mixture, ang ating gagawing pampaugat ng ating mga tanim na halaman at seed germination. Okay, simulan na natin paggawa. Ang paraan ng paggawa, itong tubig, lalagay natin dito sa pet bottle, no? Ayan. Tapos sakto siya, no? Tapos dito sa ating apple cider vinegar. So kalahati lang pong kutsarita ang ilalagay natin. Ayan. So kalahating kutsarita, i-mix lang po ng usto, no? Dapat halong-halo siya. Ginamit ko po ay 500 ml lang na tubig, no? So kung gagamit po kayo ng 1 liter na tubig ay isang kutsarita. Pagkahalong mabuti ay pwede na po yung gamitin. So ngayon po ay magpupunla tayo ng pak choy. Ito po ay Chinese pechay, no? So ito po yung aking seeds na gagamitin at i-apply po natin yung ating apple cider vinegar bilang seed germination. Ito po yung aking gagamitin na pagpupunlaan, no? Ito po ay patapon na gamit lang, ano? Pinaggamitan lang po ito ng tinapay. Kapag bumili po kayo ng tinapay, nakalagay po siya dyan. So, hindi ko po siya itinapon at sa halip ay gagawin ko siya ng pagpupunlaan ng ating pak choy, ano? Kapag po kayo nagpupunla, tiyakin po ninyo may butas po ilalim, ano? Butasin niyo po itong ilalim na ito, ano? Ito, bubutasin natin. Gagamit po tayo ng gunting. Ito po yung magsisilbing drainage, ano? Kapag po kayo ay nagtanim ng ano diyan ng halaman at nagdilig ka, walang drainage, malulunod po yung mga halaman. So kailangan po ay may butas siya, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 po yung butas na aking inilagay dito sa ating pagpupunlaan. So ito po ang lupa nating gagamitin, buwaghag na lupa, no? Na may halong chicken manure at saka rice hull, no? Carbonized rice hull, no? Ipanang palay. Dapat po ay buwaghag ang lupa, matabang lupa ang ating gagamitin kapag po kayo ay nagtatanim o nagpupunla ng mga seeds o mga halaman. Maglagay tayo ng lupa dito sa ating seedling tray, no? Ating lupa ngayon ay kukuha tayo ng ating seeds, ano? Napakarami po ng seeds na ito, no? Huwag nyo pong ilagay lahat dyan. Kung kayo po ay urban gardening lang, kapag po napuno nyo to, nasa mga 100 seeds na po ang pwedeng mapatubo nyo po dyan. So huwag nyo pong pwede pang gamitin sa susunod na plantation itong seeds na matitira. So kuha lang po tayo ng mga ilang piraso. So, yan po, no? Ito po, enough na yung daming ito, no? Ayan, makikita nyo po,
ibubudyo lang po dito, iwayolay ito sa ating ginamit na seedling tray. Yan. Right, iwayolay lang po. Yan. Tapos kapag nakalagay na po dyan sa lahat, ay budburan po ng panibagong lupa. Takpan nyo po sila. Yan. Yan. Kapag may natira po kayong seeds, kapag kayo'y nagpupunla, so isilbyo po uli. Nang sa ganun ay magagamit pa sa susunod na plantation. Yung mga natitirang seeds, ano? Dahil yung nilagay natin kanina, alos 1/4 lang po ng kabuuan nitong seeds na ito ng pak choy o Chinese pechay. So ito po ngayon ay pwede pang magamit sa susunod na plantation. Ngayon po ay a-applyan po natin ng apple cider vinegar itong ating bagong punla na pak choy. Okay, ang pag-a-apply po ng ating apple cider vinegar ay wiwisik-wisikin nyo lang po yan, ano? Wiwisik-wisikin nyo lang po hanggang mabasa lahat itong kabuuan itong lupa. Once a day po ay ang pagdilig sa ating mga bagong punla, ano? Maganda pong magdilig tuwing hapon, ano? Yan. So kapag nadiligan na po sila ng ganyan, ito pong ating pinagpunlaan na ito ay i-close nyo po ngayon ng ganyan para nang sa ganun po ay hindi po sila langgamin, no? Hindi po sila pasukin ng langgam at makatitiyak ka, natutubo po lahat itong ating mga tanim, ang ating mga pinunlang pak choy, no? So ngayon po ilalagay ito sa isang lilim na lugar muna, no? Huwag munang paarawan. Kapag mayroong bang bumulas yan, meron na pong lumitaw na po yung unang daon niya, that's time pwede na po silang paarawan. After 5 days po, tubo na lahat yan, no? At bibilang ka lang ng kapag tubo na lahat, bilang ka uli ng another 10 days bago ka mag-transplant. So ito po naman ang mga naipunla ko last week na ginamitan po natin ng apple cider vinegar. Makikita nyo po, tubo lahat, no? Bibilang na lang po ngayon ng mga 10 days pwede na pong maglipat tanim nito. Kapag po meron ng hanggang 4 na daon yan, 3 hanggang 4 na daon, ay pwede na pong maglipat tanim. So yan po, no? Ganda po ng tubo nila. Dahil seed germination nga po yung apple cider vinegar. So ito naman po ay mustasa, no? Na nakapaglipat tanim na po ako. Naginamitan ko rin po ng apple cider vinegar, kaya po tubo lahat sila, no? So sobra-sobra po para sa aking mga pet bottle na naitanim. Meron na po akong naitanim na nailipat tanim nito, nasa mga 75 na puno na po, no? Na nakatanim po sa mga pet bottle sa aking na nakalagay lang po, nakakasabit dito sa palibot ng aming bahay. So ito pong mga sobrang ito ay pamimigay ko na lang po sa mga kapitbahay dahil sobra na po sa aking naitanim. Pinakita ko lang po sa inyo na kung gaano ka-effective po, no? Yung apple cider vinegar, vinegar bilang seed germination. So tutubo po ng maganda at halos lahat, 100% ay mabubuhay lahat yung mga ipinunla po ninyong mga seeds, ano? So ngayon po pagkatapos po ng seeds germination ay papakita ko na po sa inyo ang rooting hormones, ang paglilipat tanim o pagtatanim by cuttings ng ating mga halaman, gamit din po yung apple cider vinegar bilang rooting hormones. Pagkatapos ko pong may pakita sa inyo ang effectiveness, ano, ng apple cider vinegar mula po sa seed germination, tubo po lahat yung ating ipinunla. Ngayon po ay root hormones, ito pong cuttings ng desert rose ang aking ipapakita sa inyo, isasample ko po sa inyo na paglilipat tanim natin. So ibabad nyo lang po siya dyan, no? Ibabad nyo lang po siya dyan ng about 30 minutes. At after 30 minutes, pwede na pong ilipat yan.
after 30 minutes na naibabad po natin dito sa tubig na may nilagyan natin ng apple cider vinegar. Ayan po ay maglilipat, tanim na tayo itong ating desert rose o kalatsutsi. Okay, punuin lang to, no? So ngayon ay itatanim na natin ang ating kalatsutsi. So ito po, itutusok nyo lang po yan, yung daliri. Yan, tutusok nyo lang pong diretso yung tusok nya. Tapos ibabaon lang po ito sa lupa. I-fixin lang po siya ng konting ganyan. Yan. Pagka naitusok na po, naitrim ng ganito, no? I-diin nyo lang po ng konting ganyan para po lumapat. Tapos, siyempre po, bababa ng konti yung lupa mo, dagdagan na lang po ng panibagong lupa. Punuin na lang po siya ng panibago. Yan. Right? So, ito po yung ating isang una. So, ngayon ay didiligan po natin ang ating bagong lipat tanim by cuttings ating kalatsutsi, ano? Kapag naglipat tanim po kayo ng ganito, huwag nyo po sila munang paarawan, ano? Huwag nyo po na ng direct sunlight. Ilagay po muna sa isang lilim na lugar. Ayan, yun po silang makabawi, ano? Pag-ibawi na yan, mga 5 days, yan. Unti-unti na po silang ilagay sa seeded area hanggang tuluyang paarawan. So, ganun lang po kasimple ang paggamit ng apple cider vinegar bilang root hormones at seed germination sa ating mga tanim na mga halaman. So, yun po, ano, ganun lang po kadali ang paggamit sa apple cider vinegar bilang root hormones, pamparami at pampatatag ng ugat, pampatatag ng stem ng ating mga tanim na halaman. Nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong impormasyon at kaalaman sa inyo. Kung may natutunan po kayo, ano, paki-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial. Nang sa ganun ay marami po tayong maabot, matulungan na ating mga kababayan na magamit po din po nila yung ating technology, yung ating tinuturo sa kanilang pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Carmencita Barcena watching from California. Charisma Mayrick watching from Brisbane, Australia. Yolanda Ferla watching from Hong Kong. Erlinda Calderon watching from Bahrain. John Nathan watching from Lubeleta, Cavite. Biyaing OFW. Kapidal ni Cristo watching from Dubai. Evelyn Malare. Ella Lachica watching from San Juan, Batangas. Raymond De Quinto. Pambira TV Fox, Mama Lisa Channel, Marites Fontanoza, Lorna Albarico watching from Los Angeles, California, Brian Pungkad watching from Baguio City, Bernadette BM, PPSP Blog, Virinia Ray, Karen Zubiri watching from Germany, Manuel Velasco watching from Las Piñas City, Bisayang si Q, LB De Los Reyes, Life in the Universe. At siyempre po, panguli, ang pinapag-iusap ko po sa inyo na mag-subscribe kayo sa Sincerely Kai. Ano? Ito po yung vlog ng aking anak na panganay na si Kayla. Isa pong nutrition student sa UP Los Baños. So, Sincerely K
Kai. KY po, no? Yung iba po hindi daw po nila makita, no? Sincerely, quit. Tapos sa KY. So, sincerely, Kai. So, nawa po ay mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Nang sa kanon ay may share din po niya yung kanyang nalalaman na kanilang natututunan sa pag-aaral sa UP. Nakakatiyak po kayo na healthy at masustansya at masarap ang kanyang niluluto na pagsasaluan po ng inyong pamilya. Sa mga nagdanais po na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman at impormasyon kaugnay ng organikong pagsasaka, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program every Sunday. Ito po ay ang Masaganang Buhay. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga na umiere sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. At siyempre po, meron akong column, ano? Every Tuesday naman po, mababasa po ninyo sa nangungunang pahayagang Tagalog sa ating bansa, Pilipino Star ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips sa pagsasaka. At kung hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Like, share, click the bell button. Nang sa ganon ay may share ko po sa inyo at updated po kayo sa mga video upload ko. May share ko sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. Happy farming. God bless.